yan yung testing ng ano ng ACU na ano na mababa yung kanyang ano na kanyang current yung kanyang cooling temperature cooling temperature. So pag mababa yung cooling temperature, basta't may lamig pa at hindi naman ubos na ubos yung lamig at hindi katulad ng electric pa na talagang wala kang mararamdaman lamig. Maliban na lang kung malamig yung paligid, pero kung mainit yung paligid at electric fan, talaga maligam-gam ang init mo, ang hangin mo. Pero kung ang aircon, maligam-gam yung paligid, no? At pina-under mo, wala ka talaga maramdamang lamig. Uma-under naman yung kanyang mga hélice. Maganda naman yung ikot ng hélice. Ayos sa lip, sa condenser at sa evaporator para matulim, masikip. Ibig sabihin, may problema yung mechanical side, no? Yun nga, leak. Leak. No? Yun lang naman kasi nagiging, ano yun, yung pag nag-leak kasi, mawawala yung refrigerant sa loob, mauubos na, mababawasan kaya. Mahina ang lamig. Mahina ang lamig, no? Pagkakulang ng refrigerant, at least may lamig pa rin, pero mahina lang. Pero kung wala talagang lamig, ganito ang itsura, umaandar. Yung blade sa likod at saka yung blade sa harap, maandar na matulim, tapos wala talagang lamig. Yung baka yung thermostat mo may problema. I-check mo yung thermostat mo, baka hindi siya nag-o-on. O baka pag linagay mo siya sa cool, low cool, high cool, hindi nagpo-connect yung thermostat mo. Kaya hindi umaandar ng compressor mo. No? Pwede rin sira yung overload ng compressor mo. Naka-open siya, kaya hindi siya maka-on. Hindi maka-under yung compressor. No? O baka sira yung ano nga yun. Relay niya. No? Baka sira yung relay niya. Hindi niya ma-start yung compressor. So, pagsira yung relay, hindi niya mai-start yung compressor, no? Ang magiging mangyayari kapag ka hindi niya mai-start yung compressor, dahil sira nga yung relay, magkakaita rin. Mag-iinit yung compressor, tapos mag-trip-trip yung overflow. Kaya hindi ma-cycle yung refrigerant. Hindi ma-cycle sa buong system yung refrigerant. Walang magpa-pump. Pump kasi yung compressor, pinapump niya yung refrigerant para paikuti niya sa buong system. Mula evaporator hanggang condenser, pabalik sa kanya sa compressor kasi pa-pump niya yun. Ganun. So, pump siya eh. Pinapump niya yung refrigerant, paikot eh. No. Liquid, gas, gano'n. Kung hindi siya maka-under dahil may problema sa kanyang electrical, katulad ng relay, sira, hindi maka-start. So mag-iinit, mag-trip-trip yung overload. O sira mismo yung overload, naka-open, hindi siya uma-under. So hindi niya maipapump yung refrigerant. So wala talagang lamig. Ganito makikita mo uma-under siya. Umaandar siya na matulin, maayos. Pero pag dinama mo yung hangin niya, hindi talaga siya malamig. Wala talagang mararamdaman lamig. Kung ano yung init ng paligid, ganun din ang mararamdaman sa ano mo, sa paligid, sa ibinubuga ng ano mo, ng aircon mo. Dahil sira, may problema nga doon sa ano, sa pump ng compressor, ay sa electrical ng compressor. Ngayon, kung ang sira, yung compressor na. Kung tinesting mo yung mga yung relay at saka yung overload ay maayos at yung compressor talaga may problema. May testing ng compressor, saka natin titingnan. Dito muna tayo sa electrical. At sira yung compressor. Eh, mahal ang compressor.
malang kompreso, kung bibili ka ng kompreso, eh baka luma na yung aircon mo, sira yung kompreso, huwag mo nang palitan, bumili ka na ng bago. Bumili ka na ng bago para hindi ka mag-gastusan ng malaki. Bumili ka ng bago, ibenta mo na lang yung luma. May mga bumibili ng luma. Sa video ko nga, may naririnig ka, ano yung mga na, kumukuha ng mga lumang atlayo. So, ganun ang gagawin. Pero mga bago pa, katulad nito, bago pa ito eh. Bago pa ito. 7 years pa lang ito. Ay, 2017 ito sa akin. 6 years. Maganda pa yung ano niya, hindi. Buong-buo pa yung katawan niya. No. Kasi kung sira-sira na yung katawan, puro kalawang na yung magkapo. Para magigiba na yung aircon mo, tapos sira yung kompreso, papalta mo ng bagong kompreso, igiba-giba na yung katawan, eh wala nang ano yun. Kung ipapalatero mo naman, nagbabayad ka sa tinsmith, ipati-tinsmith mo, kwentahin mo yung gastos mo sa kompreso plus yung tinsmith. Ayun, kung tinsmith ka, kung talagang makakamura ka doon sa replacement ng kompreso, eh, gawin mo kung magagawa mo. Pero yun pa rin ang mga kailangan mong tools. Ganun pa rin yung mga pinakita na kailangan mong tools. So, yun. Yun ba? Putulin ulit natin.